base dun sa ginawa ni Rolivera. It's a challenge play. So, kailangan kong mag-sumentro dun sa kung ano yung makaka-attract doon sa mga bata. Number one is puppets. Number two is yung paggamit ng pagtawid from indigenous to contemporary. Parang ano yan, parang Iron Man meets Lapu-Lapu. So, ganun yung cross nila. Ganun yung pagtawid nung konsepto. Well, number one is yung concept. Hirap siyang isipin kasi magsisimula ka from scratch. Yung style ng costume, yung style ng music, yung style ng set, yung texture, visually and yung attracting sa kanila. Plus, hindi ako nagsiset na okay na yan, plot mo na yan, ganito, ganyan. Hinahayaan ko lang yung actors to explore different possibilities, different angle, different interpretations ng bawat character na ginagawa. So, yun yung mahirap kung paano mo siya pagsasama-sama. Ito ay isang pagsasadula o retelling ng mga folklores natin or ng mga folktales. Parang pag tinanong ko ang isang grade 12 student, kilala mo pa ba si Maria Makiling? Kilala mo pa ba si Monte Banao? Kilala mo ba si Juan Tamad? Kumbaga, parang merong Avengers. Meron din tayong local Avengers. At ito yung story ng iba't ibang superheroes na pinagsama-sama mo sa isang dula. Na parang muling pagpapakilala rin kay ni Joaquin na ating national artist for literature. Love is universal. Para sa iyo, ano ang pag-ibig? Kasi iba't-ibang klase ng pag-ibig. May pag-ibig na handa mong ibigay ang lahat. May pag-ibig na hindi mo kayang ipakita yung pagmamahal dahil talagang ganito ka. Hindi ka showy. Meron namang naniniwala sa konsepto ng pag-ibig dahil ito ay pag-ibig. Hindi mo kinakailangan meron kang mahalin para patunayan nagmamahal ka. May iba't-ibang level ng pagmamahal. Especially tayo mga Pilipino. Communal tayo. Hindi tayo nabubuhay ng tayo lang mag-isa. Meron tayong mga taong nasasandalan sa oras ng pangangailangan. Kasi communal nga tayo. So yun, yung na pag-ibig ay universal. Ito ay isang malaking aspeto ng pagkatao ng bawat Pilipino, ang pagmamalo, ang pag-ibig. Number one is yung pangalan na Juan Tamad. Diba ang Juan Tamad ay in-associate na sa salitang Pilipino. Pag sabi mong mantamad, tatamad-tamad ka kasi kaya wala nangyayari sa buhay mo. Yung mga Maria Makiling naman, sila naman yung ang ginawa ko sa Maria Makiling ko dito, ginawa ko siyang may pagkasensual. Yung Monte Banahaw naman is tipo ng may kapangyarihan sa estado, pwedeng presidente, pwedeng master ng isang kumpanya. Nire-relate ko sa kung ano yung nangyayari sa atin ngayon. Ang favorite part ko sa pagdedirect ay yung pag merong binibigay sa akin bago yung actors. From, ngayon, nag-rehearse kami today, makita ko na yung binigay nila. Then the following day, pag magre-rehearse ulit kami, meron na naman bago. Kumbaga, kung ano yung binigay ko sa kanila, ine-evolve lang nila. And di nyo maganda kasi nga in theater, especially in tanghalan Pilipino, it's a communal. Para sa akin, di ako naniniwalang tamad si Juan Tamad. May nabasa nga ako na parang isang psychological law na parang sabi nila, doing nothing is doing something. Baka lang kailangan nating tignan pa yung state of mind ni Juan Tamad. Baka naman talaga hindi siya tamad. Baka sadyang ganito lang talaga siya. Kailangan nating tignan kung bakit siya ganito. Hindi lang, ay tamad yan, ganyan yan. Naniniwala tayo sa sabi-sabi. Malay mo, pag nakausap mo pala yung totoong Juan Tamad, eh, malalim pala siya. Diba? Maybe kasi it's the first time na nakakita siya ng ganitong klase ng tao. Na tamad na hindi siya na-attract kay Makiling, na kahit anong gawin ni Makiling na naisudo siya, wala nangyayari, hindi tumatalab yung powers niya sa kanya. Maybe may mga qualities si Juan Tamad na challenge si Maria Makiling para, ay wait, papainlabing ko sa akin to. Pero it doesn't happen. Kung sino ang mananalo between kay Monte Banahaw at kay Juan Tamad, sino yung tunay na makakakuha
ng pag-ibig ni Maria Makiling. Yun yung kailangan nilang abangan. Iniimbitahan po namin ang lahat na manood ng Dalawin ng Pag-ibig si Juan Tamad. Ito po ay istorya ni Joaquin, ang ating National Artist for Literature. Inadapt sa stage ni Rodolfo Vera at sa direksyon po ng inyong lingkod, Ninong Jonathan Tadioan. Magsisimula na po from February 16 hanggang March 11, 2018. Ang shows po namin ay Friday 8 p.m., Saturday 3 and 8 p.m. at Sunday 3 p.m. sa Tanghalang Aurelio Tolentino o CCP Little Theater. Maraming salamat po. Kita-kits!